manok. Ano ba yan? Lovelia? Marinated. Oh, pwede na rin. Ang buhay pa rito ay marinated siya. So, minarinate ko yung manok ng 24 hours sa mga masasarap na spices para talagang manuot ang lasa sa sabaw at sa laman. Pero kayo guys, ano bang may mga sabaw ang masarap nyong hinihigop kapag malamig-lamig na ang panahon? Sinigang din. Tsaka nilaga. The usual. Ulalo. Ulalo. Sapa. Swam. Maiba lang. Yung may mais. Yung may mais. Yung swam. Oh, perfect din yung mga sinabi nyo. Pero eto na. Ibibigay ko na sa inyo itong pampalami or pampainit, sorry. Pampainit ng inyong pakiramdam. Pag sumilip po kayo sa mga bintana po ninyo at naminintana kayo at nilamig kayo, tandaan nyo, merong marinated tinolang manok na pwede po kayong tikman at gawin, mga kapuso. Ngayong medyo naglalamig-lamig at medyo may mga pag-uulan na rin po tayong nararanasan, mga kapuso. Mainit na sabaw mula po rito sa nakobagong-bagong natuklasan natin na marinated tinolang manok, mga kapuso, na dinayo po natin dito sa Las Piñas City. At para makasama po natin at ituturo sa atin, kasama si Chef Bernard, nandito si Walter Caballero. Good morning, Volts. Yes. Kailangan namin munang malaman, ano ba itong marinated tinolang manok? Paano ba siya ginagawa? Yung marinated tinolang manok, ito yung kakaiba sa lahat ng tinolang manok. Minarinate namin for 24 hours with salt. Ayun, salt. Yes. Okay, salt. Salt, lagay mo, Chef. Oo, Chef, salt, Chef, pepper, Chef Bernard, makikimarinate lang po. So, salt muna, and yeah, then? Salt. And then, pepper. Pepper, and then? Cumin powder. Yun eh! May yes. Cumin powder, ladies and gentlemen, ang kanilang tinolang manok. And then? And then paprika. Yun, mga kapuso. So ito, ang yan, ganyan lang yan, tapos haluhaluin lang. Haluhaluin lang. Parang, so parang nirub lang talaga. Kinarub lang. Ayun, mga kapuso. Tapos ilalagay mo sa ref? Pwede naman kahit saan, basta nakakover lang. Oo, so 24 hours lang. Ayun, ganun katagal. Okay. Pagkatapos niyan, ano na po isusunod natin? So, maglagay tayo ng olive oil para mas healthy. Olive oil eh. Okay, and then? Digisay natin yung sibuyas. Sibuyas. Mm-hmm. And then? Specifically talaga white onion ang ginagamit, kung hindi red. Pwede naman yung red para mas mabango. Ayun, mas mabango. And then susunod? Yung ginger. Luya. Luya. Guys, walang bawang oh. Walang sibuyas bawang. At ano lang talaga. O susunod ay? Ay susunod yung marinated. 24 hours na minarinate po na. Ayan. Okay, and then? Yun, gisa-gisahin. Gisa, and then pagkagisa po, anong susunod niyan? Isusunod ni Chef yung Anato oil. Yes. Okay. And then, yung susunod po niyan ay? Isot lang konti. Tapos, sunod mo na, Chef, yung? Oo, ang ganda nito, may anato oil. Ay, lalagay yung ano, yung sabaw. Pero yung sabaw nila, guys, kung mapapansin nyo, may mga gulay kayong pinakuluan. Para mas malasa. Oo, vegetable stock po ang ginagamit po nila, mga kapuso. At mas healthy. Yun, ayan, mga kapuso. Okay, ang isusunod naman dyan ay ano, pagkalagay po natin ng sabaw. Meron tayong borashi spices. Borashi spices, guys. Bahala na kayong mag-create ng sarili nyo. Pero sila kasi, syempre, sila yung sikreta nila yun. At susunod natin dyan ay yung asin. Yes. And then, gaano katagal pa kukuluan itong ating tinola? 10 to 15 minutes. Ayun, mga kapuso. Syempre, yung ating mga tinola, may usual na mga gulay kayong nilalagay. Hindi pwedeng mawala ang... Papaya, of course. Papaya, green papaya. Meron tayong... Siling green. Yes, siling green. At syempre, ang miracle gulay na maraming yan po ay ang... Malunggay. Malunggay, mga kapuso. So, tikman na natin. Eto, dito tayo sa ating, syempre, finished product, guys. Dito tayo. Gusto kong tikman yung sabaw. Kasi yun talaga yung... 1, 2, 3. Uy! Oo nga! Actually, parang nakatulong yung mga cumin tsaka yung paprika para lalo pa siyang magkaroon ng malalim ng lasa, parang no? Parang native chicken yung lasa. Yun! Parang native chicken!